Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang sagot naman ni digong nyo dito po sa investigasyon ng Senado, sa mga senador, ano ho? Ang hinihingi ko sa taong bayan, sabi niya, yung lahat na senador, ito kung pagbigyan lang ninyo ako, yung lahat ng senador tumatakbo, talunin nyo. Ibig niya sabihin, huwag niyong panalunin. Di ba? Oh, mga kaibigan, eh, sino pa nanalunin? Ikaw. Yan eh. Yan yung sinasabi natin na pag-uugali ng mga diktador pag napanood ninyo yung How to Become a Tyrant. Ha? Yan ang naging ugali nila. Meron pa eh. Yung marami pa doon matutuklasan ninyo. Mas mabuting kayo na ang makapanood kasi hindi naman ho ganong mahaba yun. At magandang panoorin dahil meron tayong mapupulot. Ha? Documentary yun. Hindi ho yung kwento. Ha? Kwento lang. Hindi ho. Documented po yung mga yun. Ngayon, ito sabi niya, ano yung isa sa pag-uugali? Yung iniisip niya, siya lang ang tama. Ano pa isa? Yung sinisira mo ang mga institusyon. Ha? Para ikaw lang ang maging magaling. Ginawa rin yan ng ibang mga diktador, mga kaibigan. Nisira, di ba? Yung mga institusyon sa gobyerno. Oh, siya lang ang masusunod. Siya lang ang tama. Oh, walang pinagbabasihan batas. Hindi ho ba? Eh, sabi nga, we are a government of laws and not of men. Kaya tayo may saligang batas, mga kaibigan. Lahat tayo ay dapat sumusunod sa saligang batas natin. Hindi yung binabaluktot mo ang saligang batas. Hindi po pwede yun. Nakita ninyo, walang ginagawa ito imbes na ipaliwanag. Kasi ang kahulugan nga ng pagdami ng paglala ng COVID dito sa Pilipinas, yung corruption. Yan ang dahilan, yan ang sanhi kung bakit hindi masawata ang pagdami. Unang-una, inipit nila yung bakuna, hindi ba? Ba't hanggang ngayon hindi tayo kumpleto? Iba-iba sinasabi, iba na naman ngayon. Mga kaibigan, kung ilang milyon ang darating, ni hindi nga nila sinasabi ilan ang binili. Huwag kayong maniwala doon sa Okta research na yon. Yung Okta research, napag-alaman na sa rehistro pala niyan, napatunayan na ang kaugnayan niyan sa Duterte administration. Yung palang ibang kasali diyan, kasali rin sa mga nagtatag ng, kasama rin sa mga kumampanya eh. Para kay Duterte nung nakaraang nung kanyang pagtakbo niya eh. Oh, kaya wala tayong maasahan diyan. Sino unang nakatunog diyan? Tayo lang eh. Mga kaibigan eh, yung Okta research, huwag niyo paniniwalaan 'yan. Kanina narinig ko yung damuhong si David. Ha? Ano ba apelyido noon? O Guido ba 'yon? Ha, mga kaibigan, Guido David. Bae, sabi, meron daw naman paraan para mapababa yan, pero ayaw na lang daw niyan sabihin. Isipin mo kung di mga gago yan, ano trabaho ninyo? Hindi ba? O pagkatapos, sinasabi nila kung ito raw, mga ganitong kandidato, mataas ang trust rating survey. Ba't kayo nagsasurvey ng politiko? Hindi ba? Sino may sabi sa inyo? Oh, kaya yan,
Ibig sabihin bayaran. Ah, kaya ko, mas consistent tayo simulat sa poll. Ang ipinananawagan natin, huwag paniniwalaan ng survey. Naghahanap buhay yan eh. Pag yan ini-entertain mo, habang ini-entertain ng tao yan, nagkakapera sila. Binibigyan mo sila ng pagkakataong kumita. Pagkatapos, ay abusuhin tayo, mga kaibigan. At tayo pa ang mapapasama. Dahil yung mga tanga na naniniwala sa survey, kung survey lang, ba't pa tayo mag-i-eleksyon? Magpa-surveyan na lang tayo, pataasan na lang ng survey. Kung sino mataas ang ibabayad sa survey, yun ang lalabas na malakas. Ba't pa mag-i-eleksyon? Malakas na pala yun. Naniwala ka na eh. Ba't ka pa boboto? Ba't ka pa pupunta sa presinto para aksayahin mo yung panahon mo sa pagboto? Naniniwala ka pala sa survey. Hindi ka naniniwala sa tamang paraan ng pagpili ng kandidato. Ano yun? Yung kanilang track record. Doon ka magbase. Maganda ba? Mabuti ba ang track record nila? O masama? Tulad si Mayor Isko Moreno, hindi raw dapat pwesto sa gobyerno pinamamana. Papaalalahanan natin si Mayor Isko Moreno. Bago mo sabihin yan, siguraduhin mo wala kang kasamang ganyan na political dynasty. Ano tawag mo kay Hani Lacuna? Hindi ba? Ano si Hani Lacuna? Mga kapatid niya, nakapwesto lahat. Yung asawa, hindi lang ito dynasty, nepotism pa. Labag din sa batas yun, nepotismo. Nag-a-appoint kayo ng kamag-anak ninyo. Hindi ho ba? Yung asawa niya, di ba, head ng ano, ng health department sa Maynila? Mga kaibigan, ano tawag mo ron? Nepotismo yun. Tapos magle-lecture ka na hindi pampamilya yung kwan, yung pwesto sa gobyerno. Bago mo sabihin yan, siguraduhin mo wala kang kasamang ganyan. Hindi ba? Nagpapanggap tayo pare-pareho niyan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Mga kaibigan, isa pa sa dapat ninyong pagpilian, hindi itong sinasabi niya. Siya lang magaling eh. Mga kaibigan eh. Magkakaalaman pa yan kung hanggang saan makakarating yan. Kahit naman matuklasan nila na kasali nga si Digong nyo sa anumalyang yan. May magagawa pa ba kayo? Katakot-takot ng basihan na ma-impeach yan. Ano sabi natin? Di ma-impeach yan eh. Hawak mo yung Kongreso eh. Paano ka mai-impeach? Di ba? Bago makapagtayo ng impeachment court, kailangan makapasa ka muna sa Senado. Papasabayan doon. Sa Kongreso pala, sa Kamara. Papasabayan doon. Puro sip-sip buto yun nandyan. Di ba? Sipin mo, saan ka nakakita ng Congress ang namamayagpag, puro party list? Ano ba yung party list na yan? Mga kaibigan, di ba? Yung mga regular congressman, mga sigurista yan, mga politiko talaga yan eh. Bali ba itong mga party list dito talagang, kuwan eh, meron dyan criminal pa eh. Smuggler eh. Tapos nagpapanggap, mga kaibigan, di ba? At yun ang malalakas sa kanila. Ngayon, sabi, wag daw iboto. I hope they will heed it. Pakinggan daw siya, Sana, pakinggan daw siya. Yan.
Sabi niya lawmakers only talk and show off at hearings. Puro daw yan salita at pasiklab lang, ha, mga kaibigan, sa mga hearing. Ang tinutukoy daw, si Amy Marcos, Senator Gordon, Pampilo Lacson. Puro kaalyado niya ito eh. Di ba? Oh, ito namang mga Marcos na ito, nauto, nakipag-utuan. Ah, dati itong pangkat na ito, panayanggi ba kay Vice President Lenny Robredo sa pag-aakala na dahil sa ginagawa nila, mananalo si Bongbong Marcos sa kanyang protesta. Yun ang kwan eh. I-impluensyahan. Yun ang pakay. Impluensyahan nila nitong si Digong nyo yung proseso ng protesta labang kay Vice President Robredo. Di magkasabay na dumudurog yan kay Vice President Robredo yung mga Duterte-nings, di ba? At saka itong mga kachichas ni tawag mo rito, si Bongbong Marcos, si Bongit. Ngayon, ano sabi natin noon? Tandaan nyo, kayo ginagamit, hindi pa kayo nakakahalata. Nandun pa tayo sa kabilang istasyon. Nagamit lang kayo para pandurog dun sa oposisyon. Pero wala naman eh, hindi naman kayo pinapansin yung inaasahan ninyong mangyayari kapalit ng ginagawa niyong pang babastos, pang gugulo. Itong mga ito ng gugulo eh. Sabi ko nga sa inyo, kaya nabuisit ako dyan kay Bongbong Marcos, talo ka na eh. Nagprotesta ka, nagkaroon na ng desisyon, talo ka na eh. Hindi ka pa rin tumitigil eh. Hindi ba? Mukhang napahiya na lang sa bandang huli, pero humirit pa yan eh. Mihirit pa yan eh. Mga kaibigan, matatapos na yung term, humihirit pa eh. Umaasa pa eh. Sino? Tanga. Di kayo, naloko kayo ng mga pipitsuging taga Davao. Di ba? Bakit? Masama intention ninyo eh. Yung mga masasama intention, kadalasan yan, magtagumpay man kayo, sa umpisa lang yan. Sa bandang huli, mabubuko ka rin. Hindi ba? Dahil yung pakay mo masama eh. Pare-pareho masama mga pakay. Pero ganun pa man, magkakalyado pa rin yan eh. Yan ang tanongin ninyo. Mga kaibigan. Yung ba si Sara? Katulad si Sara, nagpapanggap kaaway ng tatay niya. Hindi pwedeng pagpanggap yung ganun. Bakit? Pagka ba halimbawa naging presidente yan, ibig mo sabihin papakulong niya, siya magpapakulong sa tatay niya? Gagawin niya yun? Mga kaibigan, tell it to the Marines. Hindi tayo ipinanganak kahapon, mga kaibigan. Si Isko Moreno, papanagutin niya yan? Hindi mangyayari. Si Erap nga, hindi napanagut eh. Di ba, daming atraso ni Erap sa Maynila? Kaya nga sila nagkahiwalay agad ng landas eh. Nabambo rin siya sa ulo eh. Di ba? Nabukulan din siya eh. Mga kaibigan, bagay na hindi nila pinaniwalaan nung una, di ba? Sabi ko sa inyo eh, yung pagpuna, lagi silang galit dyan. Pero darating ang oras, mapatutunayang dapat nakikinig sila sa pagpuna. Katulad niya ang sinasabi ngayon, di ba? Yung nabulgar sa Maynila na inilabas ng Commission on Audit. Yung tungkol sa dialysis. Kasama si Iskong nag-approve eh. Sa pondo eh, sa budget eh. Mga kaibigan, tas magpapanggap kayo ngayon. Noon eh, galit kayo sa akin. Ngayon, lumabas ang katotohanan, galit pa rin kayo sa akin. Hindi naman ako nag-audit sa inyo. Pinanawagan natin noon eh, hindi naman ginawa ng COA. Ngayon lang ginawa ng COA, yung pag-audit. Tapos sasabihin nyo, kayo nagpa-audit.
Oh, balikan niyo yung ordinansang ipinasa ninyo na nagbibigay kayo ng 150 million sa mayor para ipanggastos sa pagpapagamot ng mga pasyente. Oh, nasa panahon ni Mayor Lim, 6 na taon si Lim, libre, wala nang ID, wala lahat. Ultimong hindi taga Maynila, nakapagpapagamot sa Maynila. Walang additional budget, kinukuha yan sa pondo ng Maynila. At yung pera mismo, pwede nang ibulsa ni Lim. Kasi lahat ng mayor dyan, binulsa yan eh. Oh, yung pagcore share na lang, sige nga. Oh, pa-account mo kay Mayor Isko kung ginagawa niya yung ginawa ni Mayor Lim sa binabayad ng PAGCOR sa Maynila. Panahon ni Lim, 8 milyon yata yan. Isang buwan ha? Oh, asan yan? Sus Mario Sepo. Alam niyo nung panahon ni Lim, yung pera na yon binubulsa lang ng mayor yun. Simula kay Atienza. Nung nakabalik si Lim, alam nyo ginawa ni Lim? Kasi nga, tumawag sa kanya yan si Inwino eh. Nung manalo na si Lim eh. O saan nyo ba gusto nating foundation ha? Saan foundation nyo po nating gustong ilagay itong pera ng PAGCOR na buwan-buwan? PAGCOR share kung tawagin. Ng mayor, Office of the Mayor. Meron din ang council sa pamumuno ng Vice Mayor. Hindi ba lumabas pa nga noon na lahat itong mga mayor sa itong mga mayor sa ibang lungsod, Pasay, yan ha. Iba pang lungsod sa Metro Manila. Alam niyo kung saan pinapasok na foundation? Sa Ascenso Manileño Foundation. Yung Ascenso Manileño, kanino yan? Di ba kay Isko Moreno yan, tsaka kay Lacuna, mga kaibigan? Oh, magkano kinukuha nilang bayad? Service fee, 15%. Oh, kung may 10 milyon, magkano yung 15% noon, noong 10 milyon? Ha? 1.5 million. Yun ang para sa Ascenso Manileño. Kasi ginamit mo yung kanilang foundation. Yun ang racket eh. Pag pinasok mo yung pera sa foundation, hindi na i-account yan. Hindi na pwedeng busisiin ang COA yan. Yun ang paliwanag mo ngayon. Kasi mayor ka na ngayon. Dati, vice mayor kayo. Nagagawa nyo yan eh. Di ba? Oh. Ngayon, ano ngayon? Asan yung PAGCOR share? Sa Maynila. Magkano at saka saan ginagamit ni Mayor Isko Moreno? Sa panahon ni Lim, nung tumawag sa kanya si Inwino, sa anong foundation? Anong foundation? Sabi ni Mayor Lim. Yung ano, kasi dun, yung ibang mayor, dun nila nilalagay sa foundation. Kasi pag foundation, pwede mo na ibulsa. Sabi ni Mayor Lim, wala akong ganyan eh. Sabing ganon, ang gawin mo, ipangalan mo sa City Treasurer's Office. At ang instruction ni Mayor Lim na ginawa sa City Treasurer's Office ay yung pera na yan, gagamitin ninyo para sa mga ospital, pandagdag sa pondo ng ospital, pambili ng gamot. Oh, mga kaibigan, nakawon, dali-dali. Kaya nung nag-take over si ERAP, yung pera lang ng PAGCOR, ha? PAGCOR pa lang. Alam ba ninyo kung magkano naiwan ni Lim? On record, ang nakapirma, mismong treasurer ni ERAP, City Treasurer ni ERAP, hindi treasurer ni Lim, 80 milyon mahigit yung naipon na pera na yon na naiwan pa ni Mayor Lim, na hindi pa nagagalaw nung siya ay matalo at bumaba sa pwesto. Intact sa bangko. Kasi meron niyang deposit. Yung deposito, meron pa yung iba-iba yan. Tatlo yung nakita kong deposit na yun. Na sinertipayan ng kwan. Intact yung pondo. Kaya walang yan. Nung
Nung pumalit si Erap, sabi nila, bankrupt daw Maynila. Hindi. Malaki pang pondo na iwan ni Lim. Ang sinasabi ko, yung palang ano ah, yung palang pondo para sa Akwan yun ah. Yung galing sa Pagcor pa lang yun. Eh, ano yun eh, nakaw mo na yun eh, bulsa mo na yun, pwede na yun. Oh, mga kaibigan. Ngayon, tanungin nyo kay Mayor Iscuyang kung transparent siya. Hindi yung salita kayo ng salita kagad. Presidente niya ito. Presidente saan? Anak ka ng... Ha? Presidente. Mga kaibigan, oo. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng... Ayan, mga kaibigan, ha? O, ngayon ito. Binigbababanatan si ano raw? Si, anong tawag nito? Si Gordon, I'm sure Gordon realizes or has realized it a very long time ago that he has that nasty practice of depriving others of asking questions. Eh, tama yan, pero not necessarily yung karakter ni Lacson ay makapagpapabago sa katotohanan. Anong katotohanan? Yung anomalya. Ano ang connection nun sa anomalya? Hindi paliwanag ninyo. Paliwanag ba yan? Hindi paliwanag yan eh. Yan eh, tactic ang pusit. Squid tactic yan. Para mailihis sa corruption. Kasi nga, ang paniwala niya, siya ang gustong dapat lang paniwalaan eh. So, pag nagsalita siya, mapupunta dun sa sinasabi niya yung usapan kesa doon sa investigasyon. Yan ang isa sa ikakikilala ninyo sa ugali ng isang diktador ayon sa mapapanood ninyo sa Netflix na ang pamagat ng documentary film ay How to Become a Tyrant. Yan, mga kaibigan. Asan ba yung sinabi niya? Sinabi niya na si ano raw, si Gordon daw ay mataba, mga kaibigan. Ano ba, ano palagay mo kay Kwang, kay Gordon, kutong busog? Parang garapatang busog. Oh, eh hindi, mas maganda naman tignan si Gordon kung kukumpara nga sa kanya, di ba? Kasi sabi nga ni Gordon, eh, kung ano ba ito, pagandahan lalaki lang? Eh, kung pagandahan lalaki, eh, mas magandang lalaki raw siya, di ba? Eh, totoo naman yun. Kasi nga, hindi naman yun ang issue, eh. Ang issue, patunayan ninyo, sagutin ninyo, paano nyong ginawa yan? Saan nyo dinala yung pera? Di ba? Paanong nangyari yan? Na nakapag-release kayo ng ganyang pondo, ganyang kalaking pondo. Bakit nyo ibinigay sa mga taong ano suspicious character na tao? Akala ba natin eh galit kayo sa corruption? Oh, sabi nga niya, I will appoint people I know and trust just like other presidents before me. Oh, tama naman 'yon kasi sabi ni Gordon, puro Dabaw. Oh, may punto rin si Gordon do, ba't puro Tagaron. Ibig sabihin eh kahit walang alam, a-appoint mo basta taga Davao. At saka, yung sinasabi niya, eh pwede ako mag-appoint ng tao na pinagtitiwalaan ko. Tama yun, sabi ni Digong nyo, di ba? Just like other presidents before me. Tama yun. Ang problema, hindi, wala kang karapatang mag-appoint ng magnanakaw. Yun ang pinag-uusapan dito. Oh. Eh kung sasabihin mo, pwede ka mag-appoint talaga ng pinagtitiwala mo. Ano ba pinagtitiwalaan mo? Magnanakaw? Oh, yun ang tanong. Hindi mo ba, mga kaibigan? Eh walang problema. Magtiwala ka, mag-appoint ka. Huwag ka lang mag-a-appoint. Kahit may tiwala ka pa dyan, wala pa rin pakialam ang publiko. Hanggat ang ina-appoint mo na meron kang tiwala ay hindi magnanakaw.
Oh, eh, si Lacson naman, ang pinuna naman niya, yung buhok. Ah, ano ba buhok ni Lacson? Parang ano eh, natatandaan niyo ba si Mayor Tony Sanchez? Nung araw, ganyan na mag-ayos ng buhok si ano eh, si Antonio Sanchez, yung kliyente ni Panelo, mga kaibigan, yung ayos ni Lacson. Tsaka si Lacson eh, ah, talagang kumpleto botox eh. Bagay, marami silang nagpapabotox diyan, di ba? Oh, sa Senado, yan sila Bong Revilla. Oh, mga kaibigan, papabotox 'yan eh. Oh, kaya hindi ito matandang itsura, di ba? Kaya lang pag bagong botox, mapapansin mo, parang namamaga yung mukha. Parang nagbubukol-bukol. Oh. Ang sabi niya, ito eh, inaatake na niya hindi lang yung personality. Kasi yung sinasabi nilang, oh, hindi ko papuntahin dyan yung mga kwan para humarap yung mga cabinet member. Hindi pwede yun eh, mga kaibigan eh. Kasi may pangsyon. Hindi mo pwedeng idikta sa Senado o diktahan ng Senado dahil hiwalay din yan. Ha? Natanggapan o sangay ng gobyerno. Ha? Yan eh, legislative. Walang kapangyarihan dyan ng presidente. Pero, nagkaroon ka naman ng, for a while, nagkaroon ka ng kapangyarihan dyan eh. Di ba? Nagsip-sip sa'yo yan eh. Yan Senado. Yan sila Tito Soto, yan sila Lacson, Gordon. Nagsip-sip sa'yo yan. Tinulungan ka niyang maipatupad mo yung mga labag sa batas eh. Di ba? Oh, ngayon, iba lang usapan dahil sinabi na natin yan, binababala natin yan sa lahat ng magiging presidente o gustong maging presidente. Tandaan ninyo, ang magiging wakas ninyo pare-pareho, pareho din ng mga nagdaang presidente. Halimbawa, si Marcos. Oh, di ba si Marcos nung wala na sa pwesto, naglipatan lang kay Mrs. Aquino? Yung iba, di ba? O nung wala na si ano si Mrs. Aquino, naglipatan din kay FBR nung nasa pwesto na si FBR. O nung kay ERAP, naglipatan na rin kay ERAP, di ba? O ganun lang yun eh. Kung ano yung pagpalubog na yung barko, tinan mo yung Lito Banayo. PR daw siya ni ano ni ERAP. Ano? Hindi man namin nakita mukha mo kay ERAP noon eh. Ang nakikita ko noon lagi sina Rely Herman eh, sina kwan eh, sina Perdi Ramos eh. Angkas ka lang doon eh. Yung Lito Banayo, yun yung itinalaga nitong si Digong nyo sa Taiwan. Ang laki ng kinita niyan doon, mga kaibigan, limpak-limpak ang pera, tahimik. Kasi malayo sa controversy. Pero subukan mo pabusisi mo sa COA yung MECO, yung Manila Economic Cultural Office. Tingnan natin. Ah, mga kaibigan, kung ano mabibisto dyan. O, nagdeklara kay Isko raw siya. Eh, alam niyo si Banayo, lahat ng samahan niyan talo eh. Jinx yan eh. Malas yan. Ang unang sinamahan niyan eh, si Doy Laurel eh. Mga kaibigan eh, minalas si Doy Laurel eh. O, naging kay Enrile rin niya, natatandaan ko. Maraming sinamahan niyan, lahat ng sinamahan niyan. Si ERAP, kung alimba sumama man siya doon, nanalo man si ERAP, bumagsak din eh. Di ba? Bumagsak eh. Malas yung mga tao na yan. Yung kamukha niya si Kwan, si Lito Banayo, meron pang ilang mga ganyan tao. Oh, yan talaga lahat ng samahan niya, kung hindi matatalo sa eleksyon, hindi magtatagal sa pwesto, mga kaibigan. Wala yan. Eh kumandidato yan, talo eh. Sa Maynila eh, mga kaibigan eh. Oh, eh, sinasabi lang natin, ha, panoorin nyo, kayo, aking hinihimok, manood kayo ng ganyan dahil meron tayong matututunan. At para maintindihan ninyo, ang nagiging takbo ng utak ng isang taong gustong magtagal sa pwesto.
ng isang taong wala nang balak, ha, na umalis sa pwesto. Siyempre, maraming kadahilanan yan. Masarap. Ha? Ano pa? Aba, kwan. Hindi ka mapapanagot. Ha? Sino magpapanagot sa'yo? Kaya nga, anong gimmick ang ginagawa, pero wala na ho ito eh. Yung mga sinasabi niya, pang mental hospital na lang eh. Mga kaibigan eh. Hindi na ho siniseryoso. Bakit? Wala lahat sa batas eh. Oh, yung sinasabi mo, ikaw ang mag-o-audit pag naging vice president ka, saan ka kumukuha ng anong yun? Ng authority na ganun. Hindi ba? Wala eh. Walang kabuluhan sa isa madaling salita. Kapag ka nasusukol na sila, gagawa yan ng ibang issue. Sisiraan ka, ha? Pe-personaling ka, oh. Para dun mapunta ang usapan. Ha? Bababuying ka, mga kaibigan. Kasi sukol na sila eh. Oh. Wala bang pinakamaganda niya, kundi kung talagang wala kayong mga kasalanan eh. Malakas ang loob mong humarap, di ba? Dapat mas malakas ang loob mong humarap. Oh, eh wala na kasi yung kasinungalingan kasi yung kahit simoy lang, ha? Ng corruption, tanggal ka. Oh, mga kaibigan, di ba? Kasi galit ako sa corrupt. Galit ako sa corruption, mga kaibigan. Pero hindi totoo. Kaya ang itsura niya ganito. Lagi mong tinatakpan ang iyong katangkal. Ikaw ay sinungaling, masyadong kang magaling, masyadong kang madaldal. Mukha mo'y ang kapal, gusto mong magpasigat. Ikaw pala'y nagkakalat. Hoy, hoy, hoy! Okay ba, Mr. Kengkoy? Eh, bueno, meron pang isa eh, nakalimutan. Ah, si, yung kay Pacquiao, kasi Mike Hanopol yun eh, di ba, Mr. Kengkoy? Mga kaibigan, akalain ninyo inako nitong sip-sip buto na si Lito Camo na siya na raw magbabayad. Yung bang composer ng mga badoy na kanta, ha? Yung mga bakya, ha? Nakanta yung Lito Camo, yung humihiram lang ng melody sa iba, walang komposisyong sarili. Gumagamit lang ng melody ng iba, babaluktutin niya lang ng konti. Tapos yung mga, ano ba yung mga kanta niyan? Ha? Yung parang mga kanta nung 8-8, mga ganyan. Walang kabu, walang ano, yung bulaklak, ha? Yung mga ganon. Yung mga bastos na double meaning, di ba? Mga kaibigan, ito yung nakasipsip kay Pacquiao eh, di ba? Ito yung gumagawa ng walang katorya-torya din ng mga kwan eh. Tsaka ito yung politiko na ngayon eh. Diyan sa Mindoro, hindi ako nagkakamali. Ngayon, inako na siya raw na lang magbabayad ng utang ni Pacquiao na hindi binayaran kay Mike Hanopol. Ewan ko kung pumayag si Mike Hanopol, hindi ko na ho business yun, di ba? Nasa sa tao yun eh. Naniningil siya eh. Hindi siya binayaran ni Pacquiao noong 2019 pa yan. Ha? Bali ba, pinaghintay ng matagal, ginutom, walang dala yatang pera yung tao, ha? Maghapong pinaghintay, pinaasa, hindi ho binayaran pagkatapos na pagawain ng tatlong kanta ng Hudyo eh, yung Hebrew. Mga kaibigan, sabi naman nung isa na nagmamagaling din, aanin ni Pacquiao niya yung Hebrew song.
Eh di tanong mo kay Pacquiao, ba't mo itatanong sa social media? Doon ka magtanong kay Pacquiao kasi siya nagpagawa nun eh. Aanin niya yun. Di ba? Huwag mong ipasagot yung tanong mo sa mga nagpost o kaya kay Mike Hanupol. Di ba? Problema na ni Pacquiao yun. Interview mo si Pacquiao, di tanong mo. Ba't ka ba nagpagawa ng ano? Hindi yung may masabi lang kayo eh. Ha? Para ma-idepensya nyo si Pacquiao. Gawin nyo na yung depensya nyo pero ilagay nyo sa lugar. Di ba? Mga kaibigan. Eh, dapat magbayad si Pacquiao. Eh, kita ninyo. Ito lang tinatanong natin, si Pacquiao ba dumaan sa quarantine? Sa protocol? Tsaka yung entourage niya? Ang dami niya na. Yung buong pamilya niya, ano, naka-quarantine ba sa hotel? Kaya naman nila magbayad ah. Oh, hindi niyo maipatupad ano? Eh, yan ang sinasabi natin. Paano magiging successful? Tapos eh, kampanya ng kampanya si Bongo, nagpupunta kung saan-saan, namimigay ng pera. Nag-iipon yung mga tao ron, nagma-mass gathering. O, paanong hindi dadami yung COVID? Mga kaibigan, hindi ho ba? Anong klaseng patakaran yan? Eh, talagang mismanaged, talagang itong lockdown, ginagamit nila, inaabuso, pinagsasamantala, ang ginagahasa, ha? Sa kapakanan nila para maitampok yung sarili, ha? Maisulong yung sariling interest at kapakanan. Pero tayo ibabati muna, mga kaibigan, patapos na ang ating palatuntunan eh. Oh, bumati muna tayo, binabati natin si Rudy Santos ng Horoscope Band oh, sa California. Sky High, Rex Candido, Payas, si Fred Tarayo, Johnny Jose, Coffee Pen, Daddy Dudes, John R. Season, Anita Hapon, Carmelita Oliva, Ronnie Dolores, Lawrence Emen, Lani Gigi Beloso, si Divine Michelle, si Kwan, si Tesco Racho, Lovely Smith, Virginia Parkinson, si Nat Hainel, Eman Condi, Maria Reyes, Lani Gigi Beloso, si Mark Trabilla ng Saipan, ang ating mga katropa, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihinyo, Yula Sotelo, Ella Samson Albiar, Eric Partosa ng Reno, Nevada, Rosita DC, Kaani Plormata Saludes, Kaenyang Mina. Sa Italy naman, si Buenos Dias Joel Diaz. At sa Guam, naroon po si June Gases ng Abracadabra. Si Walden Kihan Berry at pamilya niya na pabang mga musician. Oh, si sino pa ba? Si Ernie Reno Valles ng Brunei, Rodel Ramores ng Camarines Norte, Cabiteños, UK, Great Britain, si Lito Fami, yung founder ng mga Cabiteños dyan sa United Kingdom, at ang kanya may bahay si Nelly Fami, si Romy at Cory Gatdula ng Hawaii, ang kanilang kumaring si Shelly Mendoza at family sa New York, Lorna at Noriel Flores sa California, si Vic at Marietta sa Florida. Oh, si Joe Medrano, binabati natin, no? Roy Amador at may bahay na si Ginang Nieves Iapana ng Daly City, Boji Magkasi, Sebedi Abestrus, siyempre si Weni at Boji Hoya ng California, Romeo De Los Santos ng Zambales, Carmen Charles ng United Kingdom, Lynn Honrada ng Sweden, Jess Cortez, Dennis Martinez ng Belgium, Steven Roy Consulta, si Malu Orias at Orias Family ng United Kingdom, Rene at Del Avila ng Alberta, Canada,
Yolanda Kabatbat Mata ng Canada, Ernie Vales ng Hulugan, Cavite, Eduardo De Luna Maranan at Maranan Family ng Cavite City, si Nanay Leonora Avila sa California, Lolita Alcala Bendo ng Palmdale, California, J.R. Madrigal, Nestor Palustre, Bing Magnaye at Saldi Felix ng Queens, New York. Si Ginoong Pahardo ang Bilao ng New York. Si Hector Punasier na ating kaibigan. Fermin Recto ng Tripoli, Libya. Si BenQ Auto Shop ng Valenzuela City. Si Don Martin Flores. Luis Kevin Kaintik Sebastian. Esperanza Cruz. Salud Noblesa. Mirna Guillermo ng Chicago. Francis Mangahas. Maria Luisa Zaragoza. Boyet De Luna. At si Konsehal Boyet De Luna ng Lemery, Batangas. Konsehal pala yun. Si Romualdo Pascual. Gary Embentado Retirba. Pedro Penduko Salditing. Edwin Suarez. Noel Ponce. Kits De La Roma. Peter Panganiban ng Malolos, Bulacan. Nelson Beblanyas. Si Francois Ebreo French. Si Danilo Arcilla ng Cologne, Germany. Rogelio Alfonso, J.R. Madrigal ng California. Teresita Sampaga. Neil Edward Drinks Villegas. Mercy Barrera. Si Ray Bonifacio, mga kaibigan ng Bandang Halimaw. Yan yung mga pioneer sa Japan eh. Mahusay na banda yan kahit sa Rojas Boulevard nung araw. Wala pa tayo noon. Totoy pa tayo. Inabot na natin ito sa Japan eh. Si Ray Bonifacio ng Bandang Halimaw. Si Marilu Pascual. Alberto Puno. Si C. Oligario. Dennis. Nabanggit na natin si Dennis. Fernando Malabanan. Roselito Castillo. Genesis Renante ng Israel. Jen Alchanaig. Si Ricardo Vidalio. Al Hernandez. Alex Hilbano. Si Mamu Moon. Yan. Si Berto Laveja ng Alberta, Canada. Mandy Asuncion. Si Carlito Evangelista ng Everett, Washington. Tayo po ay wala ng oras. Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y puno. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo muli, pansamantalang magpapaalam. Tayo po'y babalik bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At sa ating pong FB Live alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. Ito po si Percy Lapid. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo. Maraming salamat at magandang gabi! Mayor Olivares!
puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Bawat kaibigan na totoo.